Ngayon sir, anong gagawin na? Magpapalitan tayo ng bagong kulan sir. Ay, papasok na yung bagong kulan. Sige sir. Okay. Ito yung luma. Yes sir. Yung bago. Kaya pala mainit. Mainit yan sir. Mainit siya guys. Pag nahawakan nyo itong sa used coolant, mainit siya. Ito yung coolant natin. Tapos ito, ito tama sir no? Pinapasok nyo na. Pinapasok na sir. Coolant, tapos palabas dito sa kabila. Ito na yung ano mo sa luma. Nagsisimula na rin ba pumasok dyan sir? Oo sir. Ayun. Nagkakalaman na rito guys. So ito na yung ating used coolant. Yung ating new coolant naman na babawasan na pumapasok na dun sa system. Ito yung kita nyo tumataas na. Alam nyo ba mga boss na isa sa pinakamahalagang maintenance na ginagawa natin sa ating mga sasakyan ay ang pagpapalit ng coolant. Alam natin na ang coolant ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nag-overheat yung ating makina. Alam nyo rin na ang overheat ang isa sa pinakamatinding kalaban ng ating mga makina. Kaya ngayong araw na to mga boss, service na gagawin natin dito sa ating Fort Everest ay ang coolant dialysis. Sa mga hindi pa familiar kung anong coolant dialysis, parang pareho lang naman to ng proseso ng ATF dialysis. Pero para mas maintindihan ninyo, papakita ko sa inyo ngayon kung paano ginagawa ang coolant dialysis. So nandito tayo ngayon mga bossing sa Car Doctor Visayas Avenue. Sa mga gusto rin mag-avail ng kanilang service, kontakin nyo lang sila sa cellphone number na nakikita nyo dyan sa inyong screen. Tapos meron din naman silang Facebook page. Pwede kayong mag-inquire doon mga boss para malaman nyo rin kung magkano ang services na ino-offer nila. At syempre guys, para masubukan yung kanilang coolant dialysis, dala-dala natin yung ating Fort Everest. Sakto, nangangailangan na yan ang pagpapalit ng coolant. Siya nga pala mga boss, na tiyempo rin, napagpunta ko rito, nakita ko itong promo nila nito. Sa every coolant dialysis na i-avail ninyo, meron kayong free 500 pesos na fuel. Sayang din mga boss, avail nyo na. Ito ngayon guys yung tinatawag na coolant dialysis machine. For the first process ang ginawa ni Kuya, kinonekta niya yung ating hose, dinisconnect niya yung main radiator hose natin from yung engine going to radiator, tinanggal niya muna, tapos nagkaroon siya ng adapter dito sa part na to. Ayan, makita nating maigi. Ito yung adapter na to, ito yung papalabas yung ating coolant, papunta ron sa ating used coolant tank na to. Tapos yung isang hose naman, ito naman yung papasok. From the new coolant, papasok dito. Ayan. Ayan. Tapos another adapter na kinabit nila, papunta naman doon sa ating radiator. Okay? Kasama sa procedure mga boss, yung paglalagay ng radiator flushing. Ayan. Since walang radiator cap, itong ating Fort Everest, maglalagay si sir ng flushing doon sa ating reserve. Ayan, start na sir. Sige sir. Okay. So mga ilang RPM ba dapat yan? 1,000. Ayan, kagaya niyan. Ayan, 1,000 RPM guys. Nire-rev up nila yung ating makina hanggang 1,000 RPM. May adjuster naman dun sa may foot pedal. Ayan na sir yung bago nating coolant. Ayan. So sinasali na yung bagong coolant natin. Tapos papunta yan dun sa ating new coolant tank na yon. Ayan. Mamaya makikita natin magkakaroon na ng level yan. So since kanina ang huling procedure na ginawa rito sa ating Fort Everest guys is malagyan siya ng radiator flushing. Andito ngayon si Sir Paeng, Service Advisor ng Car Doctor Visayas Avenue para ipaliwanag sa atin paano gumagana itong coolant dialysis na to. Yes, Sir Paeng. Good morning mga ka-doktor. Nandito tayo sa Car Doctor ngayon. Ito po yung coolant dialysis namin yung ginagamit, sir. Ayan, sir. Okay. Ang process natin, sir, ito yung galing sa radiator. Ito naman okay. Yung sa thermostat. Okay. Pag na-raise niya na yung 20, ano sir, yung ano niya, average siya, mag-open na yung thermostat, mag-open na siya. Papasok na yung bagong coolant. Recycle lang sir, papunta lang na ng block yan. Okay. Nasi-circulate lang yan sir. So ito kasi, ito alam po, coolant ko pa to. Ito yung luma ko sir, yung dumi siya. Tapos dito papasok na yung bago natin. Okay. Pag nag-open na yung thermostat ko sir, yan. Papasok na yung bago. Ito yung bago. Dito.
ang iniintay natin is yung pag-o-open ng thermostat. Okay. So automatic na ba yun, sir? Once mag-o-open ng thermostat ko, talagang papasok na? Yes, sir. Or wala na tayong si-trigger dito? Meron, sir. Ito lang i-yan lang ito. I-on nyo lang yan. Okay. Sa yung coolant dialysis, ginagawa yan every 20,000 kilometer check-up, sir. 20,000 or? Kung sino mauna, sir, or 1 year. One year. Okay. Siya nga pala, sir, syempre, laging tanong ng mga viewers natin, yung gantong klase ng service, magkano ba ang inaabot? Bali, ang inaabot ito, sir, nasa 5-4. 5-4. Pero yung labor muna, sir? 1499. 1499 para sa labor. Yes, sir. Yung, kaya umabot ng 5-4 depende sa dami ng kulan. Ang per liter natin, sir, is 320 per liter. 320 per liter. Okay. So dito, average ilang liters kaya yung sa 12 or 10. Mga 10 or 12. So mga sedan, mas konti. Mas konti, sir. Mga 8 to 10. So ngayon guys, ang iniintay natin is tuluyang mag-open yung ating thermostat. Pero as of now, mukhang hindi pa siya nag-open kasi kung makikita niya yung ating reserve, yun yung kinarga nila na radiator flushing. Pero hanggang ngayon, hindi pa nasisip-sip ng ating makina. Hindi pa siya pumapasok, okay? So nakasarado pa yata yung ating thermostat. So habang iniintay natin na matapos maservisan yung ating Ford Everest, punta muna tayo sa kanilang restaurant. Marami tayong pwedeng kainan dito. Ito yung kanilang pinagmamalaki, yung Limapulo. Asian Best Cuisine. Ayan, Limapulo. Tara, pasok tayo guys. Ayan. Pwede yung kanilang menu guys. Yeah. Ready na guys. So eating time na tayo. Diba? Ayan. So habang hinihintay natin guys na matapos yung servicing dun sa car natin, eto pwede tayong kumain. Meron pagkain namin. Ito daw yung best seller nila, yung nyan-nyan laksa. Yan. Sa kanya yung hot pot. Yan. Clay pot pala, hot pot. Clay pot pala. Malaysian clay pot rice. Matura niyan. Uy, puro laman yung nasa ibabaw. Guys. Tapos ito yung sa akin. Mahilig kasi ako sa, ano matawag dito? Yung para siyang ramen, di ba? Pero laksa ang tawag sa kanya. Ganda. Sige, mami, kain ka na. Dali. Eto sir, anong ibig sabihin ito? Nagsimula na bang pumasok yung coolant ko? Ah, ito pumapasok na siya. Cleaning na yan. Cleaning mode na yan. Ngayon sir, anong gagawin na? Magpapalit tayo ng bagong coolant, sir. Ay, papasok na yung bagong coolant. Sige sir. Ah, okay. Ito yung luma. Yes, sir. Yung bago. Ah, kaya pala mainit. Mainit yan, sir. Mainit siya, guys. Pag nahawakan nyo itong sa used coolant, mainit siya. Ito yung coolant natin. Tapos ito, ito tama, sir, no? Pinapasok nyo na. Pinapasok na, sir, oh. Coolant, tapos palabas dito sa kabila. Ito na yung ano mo sa luma. Nagsisimula na rin ba pumasok dyan, sir? Oo, sir, ayun. Ayun. Nagkakalaman na rito, guys. So, ito na yung ating used coolant. Yung ating new coolant naman na babawasan na pumapasok na dun sa system. Ito, nakita nyo, tumataas na. So dito, ang basis ninyo, sir, kailangan magkapareho na sila ng kulay. Okay. Yan. So dito rin guys sa hose, makikita ninyo, pareho-pareho na yung kulay nung lumalabas tsaka nung pumapasok na coolant dun sa ating makina. Ayan. Nakita nyo guys, sa process ng pagtatanggal nila nung adapter na kinabit nila at binalik nila yung ating lumang, yung old
na radiator hose from its position, marami rin natapon na coolant. Kaya makikita nyo na wala na lang laman yung ating reserve. So ngayon, yun ang tira nating coolant kanina sa process, yun naman yung isasali nila ngayon. Ita-top up nila rito sa ating reserve. Ayan. So as of now, nasa tamang level na. Actually, mas dampa siya ngayon sa tamang level. Kasi nga, siyempre may air tayo ulit sa system since natapon yung ating coolant. So anong gagawin dyan, sir? Paandarin na lang yung makina para makahigop siya ulit ng coolant. Man guys, so tapos na yung ating coolant dialysis. Nakita ninyo yung proseso. Pero bago ang lahat, mga bossing, hanapin muna natin si Sir Paeng kasi meron siyang last reminder para sa atin, mga boss. Good afternoon po. Ako nga pala si Efrem Briones, Car Doctor Service Advisor po. Kung may mga inquiries po kayo, pwede nyo po kong kontakin or pumunta po kayo dito, hanapin nyo lang po ako Paeng. Bibigyan ko po kayo ng recommendation about sa mga sasakyan nyo. Thank you po. Okay guys. So, remind lang namin ulit kayo mga sir, mga ma'am, regarding dun sa coolant dialysis, ang labor po natin is 1,499. Tapos dependent po yung ating coolant kung gaano kalaki yung ating sasakyan. Okay, so sa Everest ko nga pala, just an idea, 10 liters yung nagamit namin na coolant. So, magkano bang per liter, sir, ng coolant? 320 per liter tayo. 320 per liter. Okay, so yung 320 times 10 is 3,200 plus 1,499. Okay, so 1,499. Yun yung total cost na nagastos ko ngayon para sa ating coolant dialysis. Okay, so, sir, Paeng, di ba meron pa kayong isa pang branch po dito sa... Meron po kami yung branch sa Mindanao Avenue, sir. Pagka mag-coolant dialysis ka, sir, may free voucher tayo na 500. 500 pesos. Last po. We will po yan. Okay, so maraming salamat guys sa inyong panonood. Sana ngayong araw na to, natutunan nyo yung isa sa pinakamahalagang maintenance pa na ginagawa natin sa ating sasakyan, yung coolant dialysis. Salamat po. Thank you, sir.